Mariing pinabulaanan ng House Sergeant at Arms ang mga alegasyon ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga dinanas daw ng kanyang Chief of Staff sa detention room sa Kamara na itinuturing niyang attempted homicide. Nakatutok si Chino Gusto. Hindi lang to harassment. This is really a threat to my life. They gang up on you in the middle of the night. Ganyan inilarawan ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte ang pagpunta ng mga tauhan ng Kamara sa kanyang detention room this oras ng gabi noong Biyernes. Ililipat na raw kasi si Attorney Zuleika Lopez sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. They bring 9-10 people to serve you in the middle of the night. They just parang badger and go to your room and then demand you to go with them. Her light is already closed. Like this, dark. And then they Like that on your door. Like, bag, and then this entered. Pero itinanggihan ni House Sergeant at Arms Retired Police Major General Napoleon Taas sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kanina. Apat lang ho yung taong pumasok at tatlo ang babae at nasa likod ho yung isang abogado na lalaki. Sa video na ipinresenta sa pagdinig, makikita ang pagkatok ng isang babae kasamang isang babaeng security guard, babaeng nakadamit na pangpulis at isang lalaking nakaitim na jacket. Oh, ma'am, good evening. Ayan. Pwede po tayo magbukas ng ilang? Kailangan pa niyo mag-robe or what? Ma'am, good evening po. Habang isinisilbi ang utos, dumating si Vice President Sara Duterte at hindi niya pinayagan na mailipat si Lopez. Sa gitna ng online briefing nina Lopez at Duterte, madaling araw ng Sabado, sumama ang pakiramdam ni Lopez at kinailangang dalhin sa ospital. Isa sa mga reklamo noon ni Duterte, hindi agad pinapasok ang ambulansyang magdadala kay Lopez sa ospital. Vehicle ho yun na hindi organic sa House of Representatives. So it has to be approved by the Secretary General, yung access po noon. Nung makumpirma nga ho natin na meron talagang medical emergency at hinintay po ho natin yung approval ni SecGen sa entry nung ambulansya nila, which is a requirement on my part dahil nakatali ho yung kamay ko, yung doktor po ang pinapasok natin. We requested the Philippine National Police na magpadala ng ambulansya. Habang inilalabas noon si Lopez sakay ng stretcher, may isinigaw ang bise. Nagnakaw kayo ng cellphone. Ibalik nyo. Ang sabi ni Lopez sa kanyang online briefing, dinemand raw ng mga nagpunta sa kanyang kwarto na makuha ang kanyang cellphone. Sa video na ipinresenta sa kamera, makikita ang tauhan ng kamera na kinausap si Lopez at ang kanyang kasama sa kwarto. Maya-maya, may kinuha si Lopez at bumalik bit-bit ang kanyang cellphone na ibinigay sa kanyang kasama. Dito rin po makikita natin, wala namang escalation po, hindi ninakaw, it wasn't forcibly taken from them. Tinanggal lang sa possession nila at itilagay din sa lamesa. Andun, naiwan nun dun sa loob ng selda yung cellphone. Nilinaw din ni Taas na pinayagan nila si Lopez na pumili ng sarili niyang abogado. Ang mga dinanas ni Lopez, tinawag ng bise na attempted homicide. Pero giit ni Taas, wala silang ginawang anumang paglabag sa mga karapatan ni Lopez. We have all the video, we have all the proof, Mr. Chairman, to show na wala pong violation na nangyari doon sa buong period na yun. Sinisiguro ko pong walang mangyayari kahit na sino sa ating mga detainee, maging na rin sa ating pangalawang pangulo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.